everybody lives entering the presence of God. Everybody lives worship His holy name. Everybody lives praise the King of Kings. His name is Jesus, our Savior and our King. Everybody, let's worship His holy name. Everybody, let's praise the King of Kings. His name is Jesus, our Savior and our peace. Comforter and friend, the ever-living. Everybody lives entering the presence of God. Every-
Everybody, let's worship His holy name. Everybody, let's praise the King of Kings. His name is Jesus, our Savior and our King. Comforter and friend, the ever-living God. Everybody, let's enter in the presence of God. Everybody, let's worship His holy name. Everybody, let's praise the King of Kings. His name is Jesus, our Savior and our peace. Comforter and friend, the ever. Everybody, let's worship His holy name. Everybody, let's praise the King of Kings. His name is Jesus, our Savior and our peace. Comforter and friend, the ever-living God. It was for free. Everybody, let's enter in the presence of God. Everybody, let's worship His holy name. Everybody,
everybody, let's praise the King of Kings. His name is Jesus, our Savior and our King, Comforter and Friend, the ever-living God. Everybody, let's enter in the presence of God. Everybody, let's worship His holy name. Everybody, let's praise the King of Kings. His name is Jesus, our Savior and our peace, Comforter and Friend, the ever. Everybody, let's worship His holy name. Everybody, let's praise the King of Kings. His name is Jesus, our Savior and our peace, Comforter and Friend, the ever-living God. Freedom and the power and the
Ayan, inaanyayahan ko po kayong lahat na tumayo. Tayo po tayong lahat at tayo po ay magsisimula na. Sige po, gisingin ang sarili, itayo ang sarili. Hallelujah! Hallelujah! Sa mga nasa loob po, pasok na po tayo, tayo magsisimula na. Bago tayo magsimula, palakpakan muna natin ang Panginoon. Malakas na palakpak sa Panginoon. And bago tayo magsimula, sabihan mo naman yung kapatid mo, kapatid, gising ka na ba? Kapatid! Gising ka na ba, kapatid? Gising na! Handa ka na bang magpuri sa Panginoon? Amen! Amen! This morning, let us rejoice because of His perfect love. Amen! Amen! His perfect love within you. Amen! Amen! Hallelujah! Sabi nga, rejoice in the Lord. Always again, I will say rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Now, mga kapatid, ulitin ko, are you ready to rejoice? Amen! Are you ready to rejoice? Yes! Are you ready to sing praises to the Lord? Yes! Amen! Hallelujah! Tayo magpuri sa Panginoon! Palakpakan natin siya! Hallelujah! Woo! Yan. Singin natin ang ating mga sarili. You are a home in my heart, 'cause you love me right from the start. When I was confused, your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me. Amen. You have me completely. It's your love. It's your love in my heart. Run, 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 run. Every day of my life, I'll draw closer. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up. Go through. Oh, why can't my eyes fix on you? Jesus, you're faithful. Ooh. And you're able. It's your love. Over every day of my life, I'll draw closer. Lighting up my way, everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong. It's perfect love. My heart is now open. Sige po mga kapatid, itaasin nyo ngayon yung mga make kamay. Iwagayway. Mas mataas pa dyan. Yay! Yan mga kapatid, ngayon naman this time, ika-clap natin ang ating mga kamay, okay? Let's go! May masiigay pa pa dyan? Higher, higher, lighting up my
His perfect love. Amen! Hallelujah! Ngayon naman po, tinatawagan ko lahat ng mga kabataan! Nasaan na ang mga kabataan? Yan, hinaanyayahan ko po sila na pumunta sa unahan. Sige po, huwag po tayo magkakahiyaan. Hallelujah! Mga young at heart, pwede rin po kayo sa unahan! Woo! Let's go! This isn't the time to lack, mga kapatid. This is the time, this is the day to rejoice. Woo! There's a light that shines with hope and grace through the sky. With your mercy each day, we're alive. Are we alive? Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day. This is the day that the Lord has made. Yan, sundan natin si Kuya Clark. Mga kapatid na wala sa unahan, pwede na po kayong sumayam. We'll rejoice, we'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Give our energy, mga kapatid! There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out. Shout Jesus! Jesus! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. Ngiti-ngiti naman mga kapatid! Ta-ra-ta, ta-ta, live behind what happened yesterday. Cause today, there's a new thing. Kapatid, kung ikaw ngayon ay nahihirapan dahil sa past mo, don't let that tempt you not to give your best today. Kahapon pa yan! Kaya give your best now! This is the day, kapatid! Live behind what happened yesterday. There's a day, there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. Amen! We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad. Sa pag-asa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, amen. Lord. Come on. Let's give God the best clap of our amen. Itaas ko pa ang inyong mga kamay. Yan lang ba ang kaya nyo ibigay sa Panginoon? Taasan pa natin. Lakasan natin ang ating palakpas sa Panginoon. At sabihin natin, Panginoon! Panginoon! Salamat! Salamat! Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagmamahal. At Lord, salamat dahil marami tayong mga bagong nakikita ngayon. Amen! And church, masaya ba kayo na maraming new generation ang nare-rise amen up? Amen! Masaya tayo na nagpapatuloy from generation to generation amen ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen! Kaya ngayon, taas natin ang ating mga kamay. Purihin natin ang Panginoon sa oras na ito. Huwag kayong mahiya, huwag kayong tumingin sa inyong mga katabi. Namnamin natin itong kantang ito.
as if you yourself is praying through this song. Let us remember the love of Jesus. Si Jesus na napako sa krus para sa'yo. Come on. Taas ninyo ang inyong mga kamay. Idulog ninyo ang inyong mga sarili. Kung meron kayong iniisip, meron kayong kabigatan, surrender them all to God. How great a chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Come on, let's sing it one more time. Magpakailanman, Jesus.
ligtas sa'yo mula sa iyong mga problema. Lakas ng tagumpay magpakailan. Itong pag-ibig na to na binigay ni Jesus sa bawat isa sa buhay mo, sabi mo, sa buhay ko. Yung pag-ibig na to, walang makapapantay. Kapatid, kahit saan ka lumingon, kahit saan ka pumunta, sa barkada mo, sa katrabaho mo, kahit saan ka man pumunta, walang makapapantay sa pag-ibig na to na binigay ng Panginoon. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon. Come on, palakpakan natin ang Panginoon sa oras na to. Pasalamatan natin siya. Pasalamatan natin ang Panginoong Jesus na nagbigay ng kanyang buktong na anak para sa'yo. Amen, kapatid. Kung sa pulis ka, magsusurrender, kukulong ka eh. Pero kung sa Panginoon ka magsusurrender, taas mo yung kamay mo, palalayain ka niya. Sino dito ang gustong lumaya? Lumaya sa kasalanan, lumaya sa sakit, sa karamdaman. Come on, taas din niyo ang inyong mga kamay. Huwag kayong mahihiya. Come on. Araw ng pangako, ika'y nabuhay at bumangon sa katahimikan. Tinig
let's be excited dahil yung kalayaan na natanggap mo, kalayaan yan na gagamitin mo bukas, gagamitin mo sa iyong pang-araw-araw. Hallelujah. Hallelujah. Come on, taas natin ang ating mga kamay. Panginoon, salamat. Salamat sa kaligtasan na binigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa kalayaan. Kalayaan na magpuri sa iyo. Tunay na napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen. Kapatid, sabi ng Panginoon sa Ephesians 2, noong una, ipatay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sinusunod sa mga hiling ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo doon sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. Amen. Noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga't kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen. Come on, pasalamatan natin ng Panginoon dahil tayo'y binuhay niya kasama ni Jesus. Amen. Verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamuno kasama niya sa kalangitan. 7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili. Kapatid, kung tayo lang, hindi natin kaya mag-isa. Kailangan natin ng Panginoon Jesus. Sino ang naniniwalang kailangan niya, Panginoon? Itaas ninyo ang inyong mga kamay. Come on. Let's agree to this. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Lord, salamat, salamat, Lord God. Marami kami mga kabataan, next generation na iyong nirarise up, Panginoon. Na inihahanda mo, Panginoon. Inihahanda mo, Panginoon, sa iyong nice na ipagawa sa amin lahat, Panginoon. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Come on, purihin natin siya. Purihin natin ang Panginoon. Noong buong puso, ng buong buhay natin. Kumapalakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Salamat, salamat, Panginoon. Manguna ka. Manguna ka sa aming mga puso, Lord. We surrender everything to you. Hallelujah, hallelujah. Can we sing that one more time? Hallelujah. Purihin ang nagligtas. Hallelujah. Kamatay ay nagwakas. Kalayaan ay taglay. Kaligtas ay the congregation sing. Hallelujah. Purihin ang nagligtas. Hallelujah. Kamatay ay nagwakas.
Minsan pa, awitin natin yan. Alleluia! Alleluia! Purihin ang nagligtas. Alleluia! Kamatay ay nagwakas. Kalayaan po. Kausapin po muna natin ang ating katabi at sabihin natin na kapatid, be excited! Be excited! Dahil may gagawing bago sa iyo ang Panginoon ngayong araw na ito. Amen? Amen! Okay po, sige, maaari na po tayong umupo. Settle down. Okay. Good morning, church! Morning! Welcome po sa ating church, The Hub of Christ, Paranaque. Ako nga po pala, para sa mga hindi pa nakakalam, ako po si Sister Joy Santos, ang inyong MC for today. Okay po ba yon? Okay, wala naman po kayong magagawa. Amen? Sige, di bali po. Kumusta po ang lahat? Ayan. I hope everyone had a productive week. And speaking of productivity, alam niyo po ba na nakabalik na at nakauwi na ang ating mga mahal na pastor mula sa kanilang mission from Batam, Indonesia. Welcome back po, Pastor Dong and Pastora May, maging si Kuya Jed po. Welcome back. Okay po, isa pa po sa usaping productive. Pwede ko po bang marinig ang mga kabataan na naging involved sa nakalipas na sports fest? Parang ang hina, pwede ko bang marinig yung kabataan? Okay, mukhang activated pa din naman kayo. Okay, very good. At syempre po, productive din ang ating mga first timers kasi they chose to be with us here today. So pagbilang ko po tatlo, pwede po bang tumayo ang ating mga first timers? In 1, 2, 3, stand up po. Ayan. Punta po kayo dito sa harap para ma-welcome po kayo ng maayos ng church. Sige po. And church, be ready ha, be welcoming. Kamayan po natin sila once they're here na sa harapan. Come on, church! Palakpak!
Sama-samang isisigaw. Sama-samang isisigaw. Diyos ay buhay. Amen. So, maraming salamat sa inyong pagtugon, ano? At ako si Pastor Dong. Ayun. Salamat sa inyong pagtugon. Alam niyo po na ang inyong pagtugon ngayon, iyan ang kasiguruhan niyo bukas. Pagtugon ninyo ngayon kasi faith is coming from hearing and hearing from the Word of God. Kaya sa oras na ito, ipanalangin namin kayo. Okay lang sa inyo? Okay, taas ang ating mga kamay para sa kanila. Oh, hallelujah. Salamat, Lord, sa isang napakagandang biyaya mo sa amin. Lord, ang sabi mo na kami, ikaw ang nagdadala sa amin patungo sa iyong paanan. Ikaw ang nag-aakay sa amin, ang iyong spirito ang nagdadala sa amin upang kami ay lumapit sa iyo. Kaya, Lord, sa oras na ito, salamat sa pagdadala mo sa iyong mga anak sa lugar na ito. Panginoon, panalangin ko ang iyong pakikipagtagpo sa kanila sa oras na ito. Panalangin ko na ikaw ay kaniyang makausap, kanilang makausap. Ikaw ay kanilang makatagpo, makaniig. Lord, panalangin ko na ang iyong mga salita ay lubos-lubosang tumimo sa kanilang mga puso. Lord, aming panalangin ang kaligtasan din ng kanilang buong pamilya. Lord, kalayaan, kaligtasan, kasaganaan, kagalakan, kapayapaan ay sumakanila, Panginoon. Lord, ang iyong mga salita at ang iyong sarili, Lord, ay magpakilala sa aming lahat. Pagpalain mo ang tagpong ito. Pangunahan mo ang tagpong ito. At patuloy kami, Panginoon, na pagkalooban ng kakayanan, kaunawaan na maintindihan ka. Ama, salamat po sa pagkakataong ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen! Muli, welcome po at later after service, kayo po'y aming iniimbitahan sa reception area para sa saglit lang po na fellowship with our pastors. Okay po ba yon? Okay, syempre. Sige po. Please be seated po and enjoy the rest of the service. Amen. Welcome rin po sa ating mga online viewers, mapa-Zoom man or Facebook Live. Kaya naman, shoutout ko na po yung ate ko and si Baby Star. I know you're watching, Tita Ninang is here. Okay, anyway po, speaking of babies, para po sa mga kapatid ko dyan na meron pong kasakasamang mga bata, pwede nyo pong ipagkatiwala sa Children's Ministry sa labas ang inyong mga anak. Doon po, makakasama po nila yung mga kaedaran nila at mas matuturuan po sila angkop sa edad po nila. Okay po? Nandun lang po sila sa labas. Okay po, thank you po. Yun. At syempre, di po natin pwede kalimutan ang ating April birthday celebrants! Yan. So, kay, ano po, tawagin ko po yung mga meron ako. Pero kung birthday nyo rin po ay April, wag po kayong magtampo. Pwede po kayong pumunta sa harap. Okay po, Tita Weng Molera, Tita Yolanda Hiyaw, Kuya Jed Campoy, Joseph Santos, Jasmine J. Okada, Judy Vergara, Gabi, Kuya Gabi, and Attorney Bird. Hindi ko natawag, pero birthday nyo po ay April. Free po kayong pumunta sa harap. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Nasaan si Jed? Saan si Attorney? Kuya Jed, Attorney Byrne. Pastora Chacha, mag-pray. Okay pa. Sino pong magbablow ng candle? Ang dami nyo.
dadalawa lang yung ano. Okay. Biblo ba nila yon? Habang, tapos, pa-pray ko na kayo. I'm gonna pray. Ano ba? So, ano ba? Bablo mo na yung candle. Ay, namatay na. Sige. Dito po. Dito po. Okay. We're gonna pray. Yan. Hawakan nyo. Okay. Let's pray. We thank you, Lord, for this birthday celebrants. We thank you for their lives. God, you ordered the time that they will be born and the day and the places, Lord, because you want them to find you when they seek you. And so, Lord, I just continue to pray that they will continue to know you deeper and deeper and deeper. Amen. Lord, that that intimacy will grow so deep that they will find your glory, Lord. Amen. And that glory will transform them. Lord, bless them from the top of their heads to the soles of their feet. And let this new year be something else, Lord, that it will accelerate them into your presence. Thank you, Jesus. In your name I pray. Amen. Amen. Blow na po. Blow. Blow. Happy birthday. Okay. Happy birthday po, and we celebrate with you. Amen. Okay. Ngayon naman po, church, let us all focus our attention to our television screens for our updates and announcements. Hello, church! Isang mapagpalang umaga na Linggo sa inyong lahat. Ako nga pala si Jasmine, and I welcome you to today's Sunday service. It's a great Sunday, amen? As we find ourselves in the fourth month of the year, lagi natin alahanin na may panibagong ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. And let's make the most of it. We have some exciting church activities lined up! At iniimbitahan ko kayo na sumama. Unang-una na ang ating morning prayer intercession ay magkakaroon ng malaking adjustment from 4:30 to 6 a.m. ay magiging 24/7 prayer intercession! Yes, tama kayo ng dinig. This will be 24 hours prayer, and this will start on Monday, 4 a.m. via Zoom. For more details, kindly approach Pastora Che Odal. Mga kape, mag-ingay! And still, from 9 a.m. to 1 p.m., meron tayong ginagawang evangelism na pinamagatang Kape at Pandesal. Kaya kung ikaw ay mahilig makipag-usap sa iba, at may pusong ipamahagi ang salita ng Diyos, ay halin at sumali, hanapin niyo lamang si Brother Samuel Sirwala. And ang ating updates for our D group locations, for Foranyake, meron tayong UPS 4, Immaculada, at 3 Valley 1. Sa Cavite naman ay Bacoor, General Trias, at Dasmariñas. Papahuli pa ba ang Manila? Meron tayong Pasig, Pateros, at Santa Mesa. At may isa ding Calamba, Laguna. If you want to conduct a B-group or fellowship in your area, kindly approach our associate pastors. Next is, our water baptism will be held next week, April 21. Kaya sa mga gusto pang humabol, you can join the class session next week. Kindly look for Pastora Che Udal. Don't forget to like, share, and tune in to our daily live sharing Facebook page kung saan tayo ay makakarinig ng real-life testimonies every Monday to Saturday at 2 p.m. live on our daily live sharing. At kung gusto mo o may kakilala kang gustong ipamahagi ang ginawa ni Kristo sa kanyang buhay, please look for Sister Ria Razo. And did you miss the BBLT Baguio? Huwag kang mag-alala, this May 17 to 18 ay magkakaroon tayo ng BBLT sa Bacoor, Cavite with a team anointed to build discipling the Filipino nation. And kindly like our BBLT Facebook page for more information.
And that's it! Thank you for being an active part of our church community. Patuloy tayong pagpalain at maging pagpapala sa iba. That concludes our today's announcement. Let's now return to the service. See you there! Woohoo! Good morning, church! Wow! Ulit! Good morning, church! Good morning! Ayan. So, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. Ako po si Sister Geraldine Kaiko. Ayan. Salamat sa Diyos sa kabutihan niya na makapagbahagi po natin doon po sa lugar na pipiliin ng Panginoon para po sa atin. At saan po ito, mga kapatid? Dito po yun, sa ating simbahan. Woo! Yan, kaya po na nandito tayo para papurihan ng Panginoon sa lugar na ito. Na ang ating Panginoong Diyos ay, di po ba, dito tayo magpapasalamat, magpupuri. Kaya dito po talaga ang tamang lugar. At ito po ang kaparaanan natin na unahin ang Panginoon sa ating buhay. Ayan. So, balik po tayo doon ulit sa sinabi kong ang purpose ng ating pagbibigay sa tithing. Ito po ay ang pagtuturo ng Panginoon na unahin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Dito po natin makikita kung gaano kahalaga ang salitang unahin. Yun, unahin po talaga. Kasi po, di ba ang sabi ng Panginoon, ang sabi po sa salita ng sa Matthew 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." Di ba? Napakaganda po talaga. At ano po ba ang mga things na ito, mga bagay na ito, para unahin natin ito sa ating mga buhay? Di po ba ito yung mga hindi na bibili sa tindahan, hindi po na kikita sa mga mall, di po ba? Kahit sa ang pasyalan, hindi po natin ito makikita. Ito po yung mga bagay na hindi natin nakikita. Ito po yung karunungan, kaalaman, kalakasan, at higit sa lahat ang kapayapaan upang mahanap ang kalooban ng Panginoon. Di po ba, purihin talaga ang Diyos sa mga salita na ito. Sa Philippians 4, chapter 19, "At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo." O di po ba, balik pa rin po tayo doon sa ating Panginoon. Kasi pag ito ang inuna natin, talaga namang makikita natin ang balik pa rin tayo sa Panginoon. Kahit saan po tayo pupunta, balik pa rin tayo sa Panginoon. Kasi anuman ang mga kayamanan at kahilingan na maging literal o spiritual sa ating buhay, makakamtan natin lahat ito sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya po ako at ang aking asawa po, napakataas po ng aming pangunawa dito sa Matthew 6:33. Kasi po dito namin naunawaan ang totoong pagbibigay. Yung unahin po talaga ang Panginoon sa aming mga buhay. Nung una po, una po namin tungtong dito sa church, broke po talaga kami, as in wala. Kaya ang nagiging dahilan, yung hanapin namin ang Panginoon sa aming mga buhay. Nung pumunta kami dito, walang-wala eh. Yung unang binigay po ng Panginoon sa amin, alam niyo po mga kapatid kung ano po ito? Pananampalataya. Nanampalataya kami. Pumapasok kami sa simbahang ito na walang-wala. Ang amin lamang na mayroon kami noon ay pag-asa na may Panginoon. So yung nakita namin ang Panginoon sa aming buhay, dahil doon, ang una din namin binigay ay ang paglilingkod. Paglilingkod sa ating Panginoon na sa pamamagitan ng ating simbahan. Hanggang po sa paglilingkod na yan, inabot po kami ng pandemic. Yung pandemic na yun ay nagiging kaparaanan para maturuan kami kung paano maglingkod. Yung pandemic na yun, doon na kami nag-umpisang maglingkod ng maglingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba? Dahil inuna namin ang Panginoon sa buhay namin, hindi na namin inisip ang sarili namin.
Kasi po, pandemic, lahat nagtatago. Pero kami, ako po, personal, nasa kalye. Kasi po, alam niyo po ba, lockdown ito, lahat itong simbahan, yung bahay, yung lugar ng ating mga pastor, yung mga tirahan ng aming mga full-time dito. That time po, ako po ang pinagpala ng Panginoon na hindi nakaranas ng COVID. Kaya po ako talaga ang naatasan ng Panginoon na magpupunta, magluluto sa ating mga pastor, dito sa mga lingkod ng Diyos, mag-aabot ng tulong, ganito ganyan. Ang aking service noon, matutuwa po talaga kayo kasi po, inaabot po ako sa kalye ng pagtutulak. Yung motor ko po na kakarag-karag na po, yun ang nagiging service ko sa aking buhay sa pag-iikot sa ating mga lingkod. Pero po, alam nyo po, dahil sa aking paglilingkod, isang araw, sabi ng ating mga pastor, binigyan ako ng isang sobre. Anak, kumuha ka, bumili ka ng isang motor. Kaya, di po ba, hiningi ko pa po ba yun sa ating mga pastor? Hindi po. Dahil naglingkod ako sa Panginoon, sabi ng ating mga pastor, ito ang sobre, kumuha ka ng motor. At sa oras, sa araw na ito, konting-konti na lang mababayaran na po namin ang buo ang motor na yon na hanggang ngayon ay naglilingkod pa rin. Kaya salamat po talaga sa Panginoon. Kasi po, ito ay hindi ko pa po napapatutuo sa ating mga kapatiran na ang ating pastor ay ganyan ang puso sa nakikita nila na naglilingkod. Kaya ganun din po ang ating Panginoon. Kung tayo po ay naglilingkod, hindi mo pa hinihingi, ibibigay niya na. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya ang sabi po sa Luke 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang biyaya sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin pang panukat sa inyo. Kaya di po ba, yan ang kagbutihan ng Diyos na umaapaw sa ating mga buhay. Ibinigay niya na po sa atin na mga umaasa at naniniwala sa Kanya. So maraming salamat sa umagang ito. At sa umagang ito, itaas po natin ang ating mga kaloob. At sa yung mga nasa online at sa mga sa FB live natin na nakikinig sa umagang ito, mayroon po dyan kaparaanan kung paano nyo po iparating ang inyong mga ikapo, kung saan binuksan ng Panginoon ang inyong puso, kung saan itong ilalaga. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa biyayang hindi masukat-sukat sa buhay ng bawat isa. Kung paano mo po pinagpapala ang bawat isa sa umagang ito, alam ko, Panginoon, saan man sa mundong ito na ang mga nakakarinig, Panginoon, saan man nila ilagak ang kanilang pagsunod sa iyo at pag-una ng iyong pangako sa kanila, Panginoon, pinupuri ka namin sa lugar na ito, Lord God. Kaming lahat, kasama ng aming puso, isip, Panginoon, ang lahat ng ito ay ibinabalik namin na papasalamat sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesu Cristo. Amen. At yan po, magbigay na po tayo. Sige po, sa ating susunod na part ng program, gusto ko po ulit sana marinig
workers, higit lalo yung mga kabataan na na-activate sa ating 2 days Youth Sports Fest. Pwede po ba silang sumigaw ng hallelujah? Hallelujah! Isa pa, hallelujah? Hallelujah! Amen! So, youth, ang tanong sa inyo ng committees, do you want more? Gusto nyo pa ba? Kung gusto nyo pa, syempre you have to stay updated, no po? At para maging updated, syempre kailangan maging consistent sa pag-attend ng church and life groups. Amen po ba? Amen. Amen. Sige po. Also, announcement po para sa ating mga kabataan na participants. Meron po tayong nakahandang lunch for you. And yung awarding po natin ay later in the afternoon. So, be excited. Okay? Okay. Okay. Sagot ko. Tanong ko, sagot ka. Pero po, ayun nga po. To give you guys a recap, nung nakaraang April 9 and 10 po, nagkaroon po tayo ng yun po, 2-day sports fest, youth activated. Dito po talagang masasabi ko na na-test po, no? Hindi lang ang committees, maging ang participants, na-test po yung kanilang endurance, yung kanilang skills, at higit sa lahat yung kanilang puso. Ano po? Marami pong nag-enjoy at higit na maraming pinagpala. Nabalitaan ko nga po na maging yung mga kapitbahay nung covered court, nakapagbigay ng testimony na sila raw po ay pinagpala at lubos na masaya dahil sa naging activity ng ating Panginoon. Kaya purihin po natin ang Panginoon para sa katagumpayan ng ating gawain. Tunay nga po na ang April 9 and 10, kahit na muntik pa po ma-postpone dahil late nag-announce ng holiday, iyon po ang araw na itinakda ng Panginoon para sa gawaing ito. Amen po? Amen. At mamaya po, yung team leaders po natin, sila Deborah, Morris John, si Joshua, si Paul Christian, at isa po sa ating mga committee na si Tito Dexter ay magbibigay ng kanilang testimonies. So abangan po ninyo yan, okay? For now, para bigyan po kayo ng patikim, yan, to give you a glimpse of what happened during the event, please watch the video. Hello, church! Isang mapagpalang umaga na... Pag hindi kayo yung buhoy dyan, hindi mo yung nangyayari.
So, apo, ako po yun. Good morning po sa atin lahat. As you can see, I really enjoyed the sports fest kasi naririnig nyo naman po sa boses ko yon. So, once again, good morning po. I am Deborah Ninyalga. I am 21 years old po. And I was chosen to bleed blue honor. So, pag-usapan ko po dito ngayon yung naging experience ko all throughout the event. So, honestly, hindi ko po alam kung paano po ako magli-lead kasi I have never led a team before sa sports fest. And sanay-sanay po ako sa pag-follow lang sa leader. Bukod pa po doon, I was worried kasi I had no knowledge doon po sa mga sports na nakalagay doon sa sports fest. Yung alam ko lang po ay badminton na tanggal pa. So, I'm really thankful po doon sa aming team captains po, which is Marlon and si Denise po, because they took over our basketball and volleyball team. They were very responsible po on that part. So, accepting that role was actually a huge step for me, given the fact na sa losses namin, I had to monitor my teammates na I haven't met before, and yung emotions po namin as a team na hindi magpadala sa pagkatalo namin, and to always smile regardless kung anong kalabasan ng laro. Ang masasabi ko po ay mahirap pala. So, ang saya ko po kasi kahit first time ko po, pala sila nami-meet and nakakasama. Abay, talaga naman pong ganda ng samahan po namin as a team. Kahit pag na po natin pag-usapan yung paglaro po namin. So, like one of us said po dito sa event na to, that it taught them to work with people they have never met before. And as a team, ang masasabi ko po, ang natutunan po talaga namin ay maging masaya sa pagkatalo. So, pero dun po sa talaga papasok yung name namin na Team Blue Honor. Kasi throughout our sports fest, Team Honor has had an honorable behavior that fostered positive relationships based on trust and respect. And I'm very proud of my teammates as they really tried their very best to work together as a team. So I'm so blessed that in this event po, ang aim na ma-activate ang katawan natin ng mga youth and young adults, ay damang-dama ko po talaga. Kasi po the next day, hindi na po ako makagalaw. So I'm as I reflect po for this whole event and as I write this testimony, I realize na grabe, ang sports festival lang ito, nahirapan na ako mag-manage ng 12 people. Paano pa po kaya ang ating mga pastors dito sa church? Na buong church ang hinahandle nila. Hindi lang sa sports, but kundi sa pagbubuo po ng mga tao. So I'm very blessed po. This sports fest really reminded me to appreciate, really, really appreciate our pastors who lead us spiritually po. So, overall po, I'm very glad na na-experience ko po yung first sports fest ko dito sa Philippines. And I've met a lot of people na kasama ko po sa work, na nakasama ko po as a team. So yun lang po. Thank you po. Oh, hello. Oh, magandang umaga po sa ating lahat. And ako po si Morris Montermoso. Ako magpapatok ko to sa naging sports fest na naganap noong April 9 to 10. Isa po ako sa natasan na maging leader ng isa sa mga teams at napunta po ako sa Brave Red. And at first, I didn't know how to lead them because it's my first time leading a team. Sabi nga din ni Ate Deborah na nahirapan din siya sa mag-lead kasi first time niya. And for me, first time ko rin po. And akala ko lang maglalaro lang ako pero magli-lead na po pala ako. And I was nervous in a way, but then God reminded me of His purpose na maglilingkod ako hindi lang sa tao, kundi sa Kanya. And when I met my team, napanatag ako kasi sa una pa lang cooperative na sila. Nabawasin yung kaba ko kasi God indeed gave me a voice to lead these people. God gave me a team who aims not only to win, but to be a champion. Bakit? Kasi hindi man kami nanalo sa mga sports, panalo naman kami sa team building, which builds our chemistry and connection to each other. For me, this event is not only beneficial for our invites and to the other youths, but change started in me to be able to lead not a participant, but future leaders also. Indeed, we are brave in God's eyes because God gave us the ability to be still to one another, depend on each other despite our skills.
All we know, we can do something the other teams don't, and that is to be brave by learning to accept what God has given us. And tunay nga po na ang Brave Red is a valiant generation because indeed we have the courage to succeed in God's purpose. Kaya maraming salamat po. And ngayon po, tinatawag na po ang next magtitestimony si Kuya Joshua. Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome back po sa ating mga pastors, Pastor Rami and Pastor Dong. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa opportunity na makapag-testify po today. And before anything else, my name po is Joshua Kalingasan and I will be testifying po sa naging event po namin na Activated, which is nangyari po noong Tuesday and Wednesday. So I am one of the team leaders po, which is the Yellow Conquerors. Woo! And I am happy to participate po sa event natin po ngayon. So this event po was fun po talaga kasi as someone na matagal na din pong hindi nakakapaglaro ng sports, I have this chance po to play again. And it is not a simple game po kasi the purpose of this event po ay makakilala at makahikayat po ng mga kabataan pabalik sa Panginoon. Thank you po. And as a leader po to cater them, it was an opportunity po for me na magpagamit sa Panginoon to serve His purpose and to train again myself kung paano po mag-handle ulit ng mga kabataan. Kaya naman, thank you po Lord. Amen. Thank you po. Thank you din po sa Yellow Conqueror, sa mga members ko for being a great members. Grabe, wala po akong problema sa kanila. Actually, ayan, hindi lang po talaga physical yung nawo-workout dito, pati po yung emotions and spiritual natin. Kasi nabibuild, marami po talagang kaming natutunan sa mga shiner po nila Ate Ria, nila Kuya Bench po at sa ni Ate Dash at sa mga team building po ni Pastor Walter. Yan, may mga member po ako na ang natutunan po nila ay kung paano po rumespeto sa ibang tao, kung paano po makisama sa kapwa nila kabataan, magkaroon ng confidence kung sino ba talaga sila, kung gaano sila kahalaga sa Panginoon na hindi mo kailangan saktan ang sarili mo kasi hiram lang natin ang buhay natin sa Panginoon at naintindihan din po nila kung ano ang purpose nila sa mundong ito. And there was a chance po na maipag-pray sila and nakita ko po ang mga baggages nila sa mga sarili nila, sa kaibigan nila at lalo na sa mga pamilya nila. And this event po ay talagang nakatulong po sa kanila para kahit papaano ay makarelease sila kung ano ang mga dinadala nila. Amen? Amen. Nakaka-bless pong isipin kasi nakikita ko po yung sarili ko noon. Ayan, nakikita ko po yung sarili ko sa kanila noon na ini-invite lang po sa ganyang event. And wala po akong idea kung ano po yung nangyayari, basta lang makapaglaro. And it's just a start lang po pala sa buhay ko na makakilala kung sino talaga ang Panginoon. At dahil sa activities na ganun, ay nagpatuloy po ako at ngayon po ay nagsaserve na ako sa Panginoon. Amen. So this event po was successful kasi makikita po natin ang mga kabataan na umattend ulit sila sa church. Ayan, bumalik sila dito. And ibig sabihin po ay may naintindihan po talaga sila kung ano ang purpose nila sa Panginoon. Kaya naman mga kabataan, this is your time to get up and let God use your lives. Hindi masasayang ang oras at buhay nyo kapag naglingkod kayo sa Panginoon. May mas masayang maglingkod sa Panginoon at mas may matututunan tayo dito sa simbahan kaysa sa labas. It is time to unleash that potential na meron kayo. This church will help you and train you. Mabubuo talaga kayo dito, youths. And one day, you will tell to yourself na, Lord, thank you kasi dinala mo ako dito sa simbahan na ito. Kaya naman, let's invite our friends and family at maging sila ay maranasan din ang presensya ng Panginoon sa buhay nyo. Kaya naman po, salamat and God bless po sa ating lahat. Ayun, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Paul Christian Santos at ako po yung leader ng Love Green. Ayan. Sa mga Love Green po dyan, pwede po ba kayong tumayo? Para makita naman nila. Diba? Ayun. Diba po? Ang ipagpapatotoo ko po sa umagang ito ay napakadami po talagang mga kabataan ang napagpala sa gawain na nangyari. Nakita ko din po sa aming team ay talagang lumalaban po kahit hanggang dulo. Ano?
Lalaban po kami hanggang dulo, hindi susuko, kahit pagod na pagod na, kahit pinulikat na, kahit bumalentong pa. Yun po yun eh. Natutunan ko po dito, no? Dahil kami po ay napunta sa loser's bracket. Hindi dapat maging hadlang ang sirkumstansya at hamon ng buhay na porket tayo natalo na, eh, hindi na tayo lalaban. Ano po? Na dapat po yung sirkumstansyang yon, yung po yung ginamit namin upang kami po'y makahantong hanggang sa dulo. Ano po? Nakita ko din po dito na kailangan ng paghahanda. Kailangan po ang paghahanda bilang isang team leader at gayon din po isang manlalaro na dahil kapag hindi po nakapaghanda, dumating sa mismong sports fest, sakit po ng katawan talaga ang aabutin. Lalo na po kapag matagal na tenga. Yan po, diyan ko po naunawaan yung laging sinasabi din sa atin ni Pastor Dong na huwag mo hahayaan na matenga ka. Bakit? Kasi darating at darating yung oras at panahon na kakalawangin tayo. Yun po yung iniiwasan na mangyari po ng ating mga pastor. Kaya salamat po sa inyong mga buhay. At salamat din po sa Love Green, sa inyong pagsuporta at sa pagpunta ulit ngayong linggong ito. At yun lamang po at marami pong salamat. Hello. Hello, good morning po. Pinakabata sa puso. So, good morning po sa lahat. Ako po pala si Dexter Mendoza. So, isa po sa mga committee sa naging referee na sa lahat ng games po. So, first po, I would like to thank syempre kay God, kay Lord na naging success. Tingin ko talaga naging napaka-successful nung event natin, nung nakaraang event. Pero this is just a start. Kasi hello, man. This is just a start kasi ang talagang reason or talagang goal nung ating event is to raise a fearless, valiant generation, fearless of obeying the Lord. So, this is just a start for those youths. So, talagang ito yung sinasabi nating nag-harvest tayo as a worker of God. Nag-harvest tayo ng mga souls. So, secondly, I would like to thank our senior pastors, Pastor May and Pastor Dong, for involving me or for for this. I would like to thank them for this kind of event. So, because it's ayun nga, nabibuild yung mga youths natin. Kasi syempre, talagang this is a way of getting them into the Lord, to the path, the right path. So, talagang with this kind of event, marami tayong natutulungan. So, also, I would like to thank them for letting me be part of this event. hindi pa ako yung baptized. So, pero yung good news next week. So, I'm offering myself. Actually, me and my wife is offering ourselves to the Lord. So, we will be baptized. So, yun. Ganun naman. We take this parang we are assuming the responsibility or the task. So even though we're not yet baptized, we're doing it now. We're already committed on serving the Lord. So, 'di ba? Ganun naman talaga kahit sa corporate world, 'di ba? Sa corporate world, kahit
kung gusto mo yung promotion mo, yes, boss. Pero dito, syempre, yes, Lord. Ayan. So, ayun nga, ito. This is for our, for the faith nga. So, as a parent, me and my wife were very happy seeing our kids. I have two kids, Krager and Kyrie. So they have competed with their fellow youths. Ang gandang ano activity kasi normally yung dalawang anak ko is hindi sila ganun ka-active. Active yung kamay nila sa phone. sa phone, sa mga games. So ang ganda dito, at least physical. Nakita ko nga, nakita nyo kanina sa video, ang galing ni Krager mag-iihip. So, syempre, yun nga, masaya na itong mga event na to. Yun. Syempre, di ba yung sports fest, laging may yung first goal niyan is yung kung sino ba nanalo. So, ang good news niyan, although wala to sa schedule, actually ang schedule dapat nito ay sa nung April 10. Pero I think it's a blessing in disguise kasi mas maganda na yung awarding ceremony is kasama yung ibig sabihin ma-witness ng mga parents. So I'm inviting the parents later after lunch. I would like to invite you in the awarding ceremony. So yun yung talagang that concludes the event but not the actual goal. So later po meron tayong awarding sa mga anak po natin, sa mga youths. Lastly, one realization I had on this event was about the meaning of competitiveness. So, by definition, competitiveness is a possession of a strong desire to be more successful than others. So, kung isipin natin kung tatagalugin, parang may mali sa pagtinagalog. Kasi pag tinagalog mo siya, huwag kang magpapalamang. So, parang ganun. So, sometimes, being competitive in a negative note, so, minsan nagkakaroon ng misunderstandings, violence, tapos nagkakaroon pa minsan ng fraud or pandadaya, di ba? So, yun yung pangit na side ng competitiveness. Pero, in a good side naman ng competitiveness, so nag-evolve naman yung game. So mas nagiging masaya siyang panoorin. So mas maganda siguro dapat yung ayun nga, since ang goal nito is to raise a valiant generation, siguro yung competition should be, or yung competitiveness is should be within yourself. So dapat ang kalaban mo yung sarili mo, hindi yung iba. Kasi yun nga, always strive hard to outdo yourself and improve. Always remember it's not all about winning. Thus, it's how you play the game. The mindset should always be, I lose because my effort is not enough. Gaya nga ng sabi sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. So moreover, it's better to lose but still pleasing the Lord with your hard work rather than winning but displeasing our Lord. So yun lang po. Thank you.
ng 1 Timothy chapter 4 verse 8. Sabi doon na may pakinabang ang nagsasanay sa katawan. Kaya activated, may pakinabang ang nagsasanay sa katawan. Sabi doon, ngunit higit na may pakinabang ang nagsasanay sa kabanalan. Higit na may pakinabang ang nagsasanay sa kabanalan sapagkat may pangako. Ang pangako ay alam mo kung ano, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay pang darating. Amen po ba doon? So, tama ang magsanay ng katawan, magsanay, activated. I-activate ang katawan. Pero mayroon pang isang mataas, pero mayroon ding pagsasanay ng pangkabanalan sapagkat may pangako. At ang pangako, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay pang darating. Mayroong eternal life. Amen? I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your love and grace abound in me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mataas ba? Di ba okay na? Ay, sobrang taas. O, babaan natin ng konti. I am here. O, G na lang, G. G? O, di ba? May practice din yun. Okay, tingnan natin yung kanta. I am here because of your grace. Because of your grace. I am here because of your love. Because of your love. Lord Jesus. Lord Jesus. I am so thankful. I am so thankful. For your grace abounds to me. For your grace abounds in me. And then, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. O, diba? It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here. I am here because of your grace. I am here. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful
abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Alam niyo po, brothers and sisters, marami po tayong dapat ipasalamat sa Panginoon. Ang dami pong dahilan kung bakit tayo magpapasalamat sa Panginoon. Narito ako dahil sa biyaya mo. Narito ako sa pag-ibig mo, Jesucristo. Pasasalamat ko'y lubos-lubos sa piling mo. Narito ako, narito ako dahil sa biyaya mo. Narito ako dahil sa pag-ibig mo, Jesucristo. Pasasalamat ko'y lubos-lubos sa piling mo, Jesucristo, Kristo, Kristo. Maraming salamat ko dahil sa biyaya mo. Ay naligtas ako, ang buong buhay ko ay sa'yo, Jesucristo. Jesucristo, Cristo, oh Cristo. Maraming salamat ko dahil sa biyaya. Cristo, Cristo,
salamat po dahil sa biyaya mo ay naligtas ako ang buong buhay ko ay sa'yo dahil sa biyaya mo ay naligtas ako ang buong buhay ko Sabi ko kay Pastor, pa ako nang magbe-preach sa Sunday. Kasi nung Sunday, apat na services siya. Sa Batam, Indonesia. Ang sipag. Kahit na nung Linggo, alam kong parang hindi niya nakaya. Inuubo pa siya. Kitang-kita ko yung pagod niya. Pero sabi ko sa kanya, ang hirap kitang sundan eh. Kayo kaya sumunod kay Pastor Dong pag siya nangaral. Sabi ko sa kanya, pa, hindi ko kaya powers mo. Pang back up lang ako. Kaya sabi ko, sige pa ako magpe-preach ngayon. Alam mo yung awit na yan, natutunan namin yan, 2003 pa sa Singapore. At nung nandoon kami, nung last Sunday namin sa Batam, Indonesia, yung asawa ko, narinig ko madaling araw, nagpe-pray, nananalangin. Yan ang kinakanta niya, paulit-ulit. Trema kasi, trema kasi. Yan ang salita ng bahasa. Trema kasi, Jesus. Trema kasi, Jesus. Yan ang paulit-ulit niyang sinasabi. Paulit-ulit. Trema kasi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At kahapon lang po nila yan na-translate sa Tagalog. Fresh from the oven. Amen po ba? Praise God. May ginagawa ang Panginoon sa ating lahat. Amen. May ginawa ba ang Diyos sa buhay mo? Amen. Alam mo, pag may ginawa ang Diyos sa buhay mo, kahit na ikaw ay napapagod, hindi ka hihinto. Ikaw ay magpapatuloy at hindi ka gagawa ng, hindi ka nagbibigay ng dahilan para huminto. Amen po ba? Yung sinasabi ninyo, mga kabataan, na activated, ito yung pastor natin, sobrang activate. Minsan, nagigising ako, sabi ko, nasaan kaya ako? Hindi ko alam kung nasaan bansa talaga ako. Actually, na pagdating namin, sa sobrang pagod namin dalawa, nagising kami alas 8 ng gabi. Natulog kami alas 10 ng umaga, nagising kami alas 8 na ng gabi. Hindi natuloy ulit kami makatulog. Ang hirap mag-adjust, pero okay lang. Alam mo bakit? Kagalakan namin mag-asawa na makita, lalo yung mga kabataan kanina, kakatuwa silang tignan. Kagalakan namin makita yung next generation, lalo yung mga lalaki, itong mga batang lalaki na ito, nakita ko kanina, pag lahat ng ito ay naging pastor, bawat barangay ay may nangangaral ng mabuting balita. Dahil sa biyaya mo, ay tignan mo naman tong dalawang ito. Isang lagbu at isang laipi. Tignan mo nga yung katabi mo. Alam niya ba yung mata ninyo ang gusto ni Maricar? Alam niya ba yung paa ninyo ang gusto ni Pastor Dong? Tignan mo yung paa mo. Tignan mo yung mata mo. Yan ang gusto ni Maricar eh. Pero hindi nagiging hadlang para hindi sila huminto maglingkod sa Panginoon. Kaya ang lalim ng kanilang pasasalamat. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will pray. Your name,
kasi trema ka. Gramo buat hidup ku sekana ku kan memujimu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Panibagong kalakasan na binigay mo sa aming mag-asawa upang masaksihan namin ang ginagawa mo dito sa church. Kami patuloy na humihingi ng iba yung kalakasan pa upang makita namin ang mga kabataang ito na sila'y tatayo, sila'y maglilingkod sa iyo. Makikita namin ang mga kabataang ito na nabago ang kanilang mga buhay. Dadami, dadami, dadami ang mga kabataang ito. At sila ay magiging asin at ilaw ng sanlibutan. At maraming magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lalo ang mga magulang ay magpapasalamat dahil ang kanilang mga anak na dating nasa lansangan, ang kanilang mga anak na dati ang ginagawa ay puro kalakuan, ngayon ay naglilingkod na. Kasama na din namin silang magpapasalamat sa iyo, Lord. Katulad ng patotoo ni Kuya Dexter, o kay gandang pagmasdan ng kanyang mga anak na bago ang ginagawa, naglilingkod sa hari ng mga hari, sa kataas-taas ang Diyos. The best na palakpak para sa Panginoon. The best na palakpak. Hallelujah! One more time! Sabihin natin, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Jesus. Oh, hallelujah! Jesus! Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Hallelujah, hallelujah. Forever we will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you for this morning, Lord. In Jesus' name. And everyone says,
Amen and amen. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, I am blessed. Sabihin mo sa likuran, I am blessed. Amen. Tayo'y pinagpala upang maging pagpapala. Amen po ba? Salamat sa Diyos. Ah, salamat na. Okay na. Thank you po. Pwede na kayo maupo. Salamat sa inyong lahat. Good morning, church. Sa mga first-timers po dito, sa mga hindi nakakakilala, kami po ni Pastor Dong ay mag-asawa. Meron po kaming apat na anak. At kami po ang inyong magiging nanay at tatay dito sa simbahang ito. Amen po ba? Kaya salamat sa Diyos sa pagkakataon na magamit ngayong umagang ito. Ang topic natin ay make way for the new. Make way for the new. Sabihin nga natin lahat. 1, 2, 3, go! Isa pa! Sino ang gusto ng bago? Taas ang kamay! Woo! Sino ang gusto ng bago? Sino ang gusto ng bagong damit? Bagong sapatos! Bagong cellphone! Lahat gusto bago pagbagay. Bagong sasakyan! Bagong bahay! Oh, yan! Gustong-gusto lahat ng bago. Eh, sino naman ang gusto ng bagong asawa? Teka, baka naman mali kayo nang intindi. Yung nagbago ang asawa. Di ba? Bago nga eh. Sino ang gusto na ang anak ay nagbago? Woo! Sino ang gusto ng bagong buhay? Yan! Ang topic natin ay make way for the new. Amen? Are you ready? Are you ready to make way for the new? Amen! Church, kanina nabasa, ay narinig ko sa kanila, ang topic nila ay activated. Itong anak namin, si Hadasa, sabi niya, Ma, magkakaroon ng youth camp. Akala ko nung una, hindi yan totoo, akala ko fake news. Nung nakita namin na mag-asawa, totoo pala, naglalaro na pala sila. Sa dami po ng ginagawa namin doon sa Indonesia, actually, yung kasama namin sa Indonesia, nagkikita-kita lang kami pag nasa church dahil magkaiba kami ng tirahan. Sila po ay nandoon sa open heaven. Sa prayer tower sila nakatire. Kami, umupa kami ng matitirahang isang condominium dahil hindi kaya umakit ni Pastor Dong ng third floor. Actually, nung wala na sila, nagpunta kami ng prayer tower doon sa fourth floor. Ay, binuha talaga si Pastor Dong ni Pastor Tony. Buti na lang si Pastor Tony ay Captain Barbell. Ang kisig, ang gwapo, ang ganda ng katawan. Talagang inisip niya na lang na si Pastor Dong ay parang siyang barber. Barber. So, inisip niya na lang na si Pastor Dong ay parang barbell. Yon, nakarating ng fourth floor. Praise God, dahil ang mabuting balita nung mga panahon na nandun kami ay yung mga hindi nakakakanta dito sa church ay naging part ng worship team. Meron bang picture dyan? Tuwa-tuwa ako. Kiliti-kiliti ako doon. Sabi ko kay Pastor Pa. Sabi ko sa kanya, Pa, meron ako request. Ano yun? Pwede mo ba sila lahat patayuin sa stage? Sabi niya, sige, pwede. Naka-boom mic naman. O, diba? Palakpakan niyo naman sila. Si Attorney Byrne, instant na backup. Sabi ni Jed, Mama, si Attorney may boses. Ilagay natin siya ng may sariling mic. Kaya sabi ko, sige, tignan mo, diba? Kaya maging ready kayo sa pagsama sa misyon. Amen. Talagang ito, simbahan natin ay training ground. Amen? Pwede kayong masalang, bigla-bigla. Hindi pwedeng hindi kayo tatayo dyan. Yan, nakakatuwa sila, oh, di ba? At hindi lamang yon, actually, sa yung mga churches na napag-preach ni Pastor, sa computation, ibinigay sa akin ni Pastor Alay, nasa 6,000 plus ang mga buhay na napahayagan ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Dong. Napakadami, 6,000 plus. Kaya yung, actually, yung bilang natin, parang prayer meeting lang po nila ito dun. Dahil prayer meeting lang nila ito dun, gusto namin kayo lahat dalahin dun. Maghanda kayo ng passport nyo, maghanda kayo, syempre, ng pambayad ng ticket.
maghanda kayo ng panggastos ninyo para at mangarap kayo. Yan, saan ba to? Hindi ko na din alam, nasa na tayo, Pastor, eh? Nasa ba yan? Sa Bato Aji. Yan, second Sunday na yan. Grabe, alam niyo po ba, yung parking nila doon, hindi ko alam kung naibigay ni Jed, eh. Yung parking nila, 30 minutes lang ang pagitan. Ang parking nila, puro mga motor, nasa labas na ang mga kotse. Nagsasalabungan na yung mga sasakyan. Grabe, ang gandang tignan na ang nasa ang Indonesia. Ang Indonesia ay more than 300 million ng mga tao. Pero makikita mo ang init ng pananampalataya ng mga tao. Amen po ba? Nakaka-amaze dahil, yan o. Alam mo ba si Jed? Sa labas na lang nakatingin. Sabi niya, matignan mo, pumapasok. Ang maganda, yung mga nakamotor, naka-high heels. First service pa lang ito. Yan o, pumapasok yung mga tao. Kaalis-alis lang ng sinunda namin. Punong-puno yan. May pumapasok na naman na panibago. Ang isang simbahan, mababa, apat ang service. Grabe, napakaraming tao. Sa Batam, Indonesia ito. Dulong-dulo ng Indonesia. Si Jed, dalawang beses na nag-preach sa mga youth dyan eh. Grabe yung mga tao, nag-iiyakan. Ibang klase, ang taas ng presence ng Panginoon. Amen po ba? At ang dalangin namin ng mag-asawa, ma-activate ang meron tayo dito sa atin sa simbahan. Amen? Ang daming ibinigay ng Panginoon sa atin, ang kailangan lang natin ay i-activate yung ating pananampalataya. Kaya tama yung nakuha ninyo ngayong season na ito ng mga kabataan, activated. Mga kabataan, tama, sabi ni Pastor doon kanina, di ba doon sa 1 Timothy ba yun, Papa? 1 Timothy 4:8, may pakinabang ang pagsasanay ng katawan, ngunit may sigit na pakinabang ang pagsasanay ng kabanalan. So dalawa ang kapakinabangan. Kaya tama yung sinasabi ni Kuya, ano pangalan nun? Si Kuya Dexter, yung pinakabata ang puso, sabi. Tama ang sinasabi niya, alam niya bakit? Dalawa ang inyong natanggap nung panahon na yan. Nasanay ang inyong katawan, naalis kayo sa pagiging, sa katam. Alam niya ba ang exercise ay nag-aalis ng katam? Katamaran. Anak, ang pagtakbo ay nagpapasigla ng katawan. Pero pagkasumigla ang katawan mo sa laro lang, pagdating sa loob ng bahay, ay hindi ka masigla, may problema ka dyan. At ang nag-aalis ng katamaran pagdating sa loob ng bahay ay kailangan ay i-activate natin ang ating pananampalataya. Let's activate our faith. Amen? So dalawa, ngayon dahil nakita natin, natuklasan natin na ang mga kabataan, ito ang kailangan nila. Kaysa sa halip na naglalaro ng cellphone, kaysa sa halip nandun sa computer, kaya maraming mga kabataan ay nade-depress. Alam mo ba, nasusupress, nade-depress, na-erase na sana sa mundo dahil ang ginagawa ay hindi na nagiging healthy living. So, nasa loob na lamang ng kwarto, kaya ang pinaka-the best na solusyon ay magkaroon ng outdoor activities. At ang sabi ni Pastor Dong, Mama, dadamihan pa natin ang ganitong outdoor activities sa mga kabataan. Hindi sila pumapalakpak. Damihan natin ang outdoor activities sa mga nanay at tatay. Tayo naman! Bakit kailangan i-activate ang katawan para sumigla? Bakit kailangan i-activate ang pananampalataya? Alam niyo ba, mga anak, kapag ang katawan mo ay malakas, masigla, sabalit ang pananampalataya mo ay hindi na-activate, maniwala kayo, wala kayong magandang mapupuntahan. Kailangan two sides of the coin, kailangan doble yan. Na-activate ang iyong katawan, nagkaroon ng normal blood flow, ang iyong dugo, nagkaroon ka ng magandang movement, sumigla ka, kailangan lalo tigit ang iyong pananampalataya. Bakit kailangan i-activate ang pananampalataya? Dahil pag ang pananampalataya mo ay na-activate, makakatayo ka sa gitna ng mga pagsubok. Amen po ba?
Matututo kang magtiwala sa Diyos. Kahit naiwanan ka ng mga tao, sa Diyos ka pa rin kakapit. Sa Diyos ka pa rin magtitiwala. Bakit? Dahil ang pananampalataya mo ay na-activate. At habang ikaw ay naglalaro, may nangaasar sa'yo, may nangaaway sa'yo. Pero dahil tama ang pananampalataya mo, na-activate ang pananampalataya mo, alam mo ba, mga kaibigan, kapatid, hindi ka makikipag-away sa kanila. Kasi your faith will protect you. Amen? Sasagot po kayo. If you activate your faith, it brings stability to unstable situations. Hello. Kaya sabi ni Brother Paul kanina, yung inyong paglalaro, meron kayong mga Bible study, may pag-aaral ng salita ng Diyos, at nakita ninyo yung iba nakapag-release, yung iba na ipanalangin, yung iba talagang kumilala sa Panginoon, at yung iba nadala nyo na dito sa loob ng simbahan. Sabi nga ni Joshua, ako inakay lang din dati sa isang laro, pero ngayon naglilingkod na ako sa Panginoon. So ang paglalaro ay i-usher kayo niyan para kayo maging malapit sa Panginoon. Amen po ba? Pero titignan ninyo kung sino naman yung nag-i-invite sa inyo. Activate faith. The moment your faith will be activated, maniwala kayo, you will believe that all things are possible to Jesus. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Tignan ninyo ang pastor natin, may kapansanan, pero naging hadlang ba ang kanyang kapansanan? Hindi. Bakit? Dahil na-activate ang kanyang pananampalataya, na-overcome niya ang mga pangangamba, na-overcome niya ang takot, na-overcome niya ang napakaraming bagay, kaya ginagamit siya ng Panginoon sa loob at sa labas ng bansa. Activate. And the moment your spirit is being activated, I want to tell you, God will make a way where there seems to be no way. God will make the way for the new. Amen. He will make the way for the new. Pwede ba kayong sumagot? Pwede ba kayong sumagot, mga kabataan? God will make the way for the new. Sabihin mo sa katabi mo, may pagbabago ang Diyos sa buhay ko ngayong umagang ito. Amen. May pagbabago ang Diyos sa buhay natin. Making way for the new. Making way for the new, mga kabataan. Get ready for a divine encounter. Get ready for a divine intervention. And get ready for a divine exchange. Making way for the new. Lahat po kayo na nandito kahit matagal na kayong mananampalataya, may bago pa ring ibibigay ang Diyos sa iyo, sa akin. May bagong kapahayagan. May bagong mensahe. Fresh manna from heaven. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Dumaan ka man sa bagyo. Dumaan ka man sa pagsubok. Dumaan ka man sa kapatagan. Dumaan ka man sa kabundukan. Dumaan ka man sa likolikong daan. Gusto kong sabihin sa inyo, may inihanda ang Diyos sa buhay mo. May inihanda siya. Ready ka pa dyan? God will make new things for you. He will make way for the new. Sabi ng John chapter 10, verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came so that they would have life and have it abundantly. Ninakawang ka man ni Satanas. Ano man ang mga kinuha niya sa iyo, niluray-luray ka man, pinapanghina ka man niya. Ano man ang ginawa niya sa iyo, lagi mong tatandaan, si Jesus, pag dumating sa buhay mo, He will give you life. And this kind of life is not an ordinary life. Itong klaseng buhay na ito, abundantly, higit sa sapat. Amen. Church, gusto kong sabihin sa inyo,
huwag niyong mamaliitin ang kalaban, si Satanas. Totoo, si Jesus ay napagtagumpayan niya ang ating kalaban. Pero, meron pa rin, ano ba yun? Kampay. Kampay pa daw doon? Galamay. Iyon. Meron pa siyang kampay. Mayroon pa siyang galamay. Ano yon? Tukso. Si Satanas nag-iwan ng tukso. Para tuksohin ka. Para guluhin ka. Para wasakin ka. Para sirain ka. Para patayin ka. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, kailangan malaman mo sino ang iyong kalaban. Bakit? Pag alam mo sino ang iyong kalaban, alam mo kung paano mong ipapanalo ang iyong labanan. Alam mo ba ang hirap pumunta sa isang labanan na hindi mo alam kung sino ang iyong kalaban? Ang hirap palang lumaban na hindi mo alam ano ang iyong kaaway. Sino ang iyong kaaway? Akala mo ang kaaway mo nasa kapitbahay. Akala mo ang kaaway mo yung nanay mo. Akala mo ang kaaway mo yung tatay mo. Hindi mo alam, anak, ang kaaway mo. Ikaw pala mismo. Lahat na lang pinagbibintangan mo na. Pag alam mo kung sino ang kaaway mo, yung kaaway mo na yan, hindi ka papayag na manatili siya sa buhay mo. Tama po ba? Face your fear. Kung ang kaaway mo ay takot, harapin mo ang iyong takot. Harapin mo ang iyong mga pangamba. Sabi ng salita ng Diyos, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came so that they would have life and have it abundantly. And have it abundantly. Ang trabaho ng kaaway, magnakaw. Purpose-driven siya. Alam mo ba yon? Kaya pag meron kang kabahay na magnanakaw, purpose-driven yan. Alam niyo ba na ang magnanakaw ay hindi namimili ng lugar? Kahit nasa loob ng church, nagahanap yan ng mabubuksan na pitaka. Yung iba, sumasama sa crowd, ang magnanakaw. Nagpapanggap siya na siya ay mabait. Pero hindi mo alam, ninanakawan ka na pala. Yung iba, pumupunta sa kape at pandasal. Akala mo, nakikikape. Yung pala, iba pala ang motibo nila. Kaya lagi kong bilin sa inyo, mga anak, ang simbahan ay hindi lugar ng utangan. Pag nasa simbahan ka at nagpautang ka at hindi ka niya nasingilan, eh, nanakaw ka na, nanakawan ka na. Buti pa harapin mo yun, magbayad ka. Hello? Kahit na saan may magnanakaw, anak, nangungupit. Oo. Bakit nangungupit? Yung ibinigay naman ng nanay at tatay mong allowance mo, sakto naman. Minsan, sobra pa. Alam mo, bakit ka nangungupit? Sabi mga kabataan. I love you. Alam mga anak, mahal ko kayo. Alam niyo ba, gusto kong i-expose ang gawa ng kaaway. Kaya ka nangungupit, kaya gusto mo na may extra kasi gusto mong magyabang. O, bakit tahimik kayo? Dapat yung mga nanay at tatay, yung mga tatay na gumraduate na, tama ka nyo naman na, hindi nyo ako tinutulungan eh. Tama ba, tama ba? Parang hindi pa kayo nagsisi, kasama pa yata kayo sa nagtatago ah. Tulungan nyo kaya ako mag-preach. Samuel, ikaw kaya mag-preach dito. Alam mo ba, kaya ka nangungupit kasi gusto mong magyabang. Eh, ang pagyayabang, kay Satanas yan eh. Gusto mong magpasikat? Eh, bakit mo gusto magpasikat? Gusto mong magpapogi? Anak, si Pastor Dong, hindi kailangan magpapogi. Tignan mo, laipi nga eh. Pero, tinignan siya ng Panginoon. Sabi ni Pastor, ano ang? Idadagdag sa pogi na. Wow! Yan talaga ako hanga sa'yo eh. Ano naman ang sabi mo? Ano naman ang sabi mo? Bawal masyadong gwapo. Dahil? Mamumblema yung misis. Hindi daw lahat ng pogi ay nagpapastor, ay artista. Lahat.
Ang iba nagpapastor. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Para malaman ninyo bakit may mga ganitong gawain ng kadiliman sa buhay ng tao. 2 Corinthians 4:4. Sabi niya, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Making way for the new, kailangan maalis ang kabulagan sa ating isipan. Kailangan maalis ang kabulagan sa ating mga mata. Nadimlan ng ating isip, nabulagan ng ating mga mata. Alam mo bakit? Kasi hindi tayo nagiging totoo sa ating sarili, nagme-meron-meronan tayo. Oras na ikaw ay umaktong nagme-meron-meronan, wala ka naman, doon pumapasok na nag-iisip ka ng masama. Dahil meron kang gustong patunayan na meron ka. Pero ang totoo, wala ka naman. James chapter 4, verse 4, ang sabi diyan sa Santiago. James 4, 4, sabi niya, mga taksil! Ang hirap nito. Huwag mo sabihin sa katabi mo yan, ha? Ato, simulan na lang natin ito. Ayita, ha? Simulan tayo sa Santiago chapter 4 verse 1. Saan nang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa masamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi na ninyo nakakamtan ng inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Mga taksil! Hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Isipin mo, kinaibigan mo sanlibutan, kaaway mo ang Diyos. Nakakatakot yan. Hello? Deception. Mga bagay na ginagamit ng kaaway para nakawin ang kanyang napakagandang inilagay sa iyong puso, sa iyong buhay. Pag nandito kayo sa church, kayong mga kabataan, anak, maging tama ang inyong motibo, pumunta ka rito para makilala mo si Kristo Jesus. Hindi para makilala si Christy o makilala si Christopher. Pumunta ka rito kasi gusto mong makilala si Kristo Jesus. Alam mo ba, pag tama ang position mo, tama ang disposition mo, tama ang bukas mo. Pero pag nasa tamang position ka, ang disposition mo naman ay mali. Hindi ka nakatuon kay Kristo Jesus, mapapahamak ka kasama ng mga iniisip mo. Ipapahamak ka niyan. Kaya anong dapat mong gawin? Dapat, making things new. If you want God to come in, if you want to have this kind of life, a life abundantly, gusto nyo mabuhay na kasama ang Panginoong Jesus, kilanlin natin siya. He is the only way. Siya lamang at wala ng iba. Sabi ng Revelation chapter 20 verse 10, gusto ko talagang basahin sa inyo ito para kayong matakot, mga anak. Matakot talaga tayo. Meron talagang impyerno. Pahayag chapter 20 verse 10, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pinahirapan araw at gabi magpakailan paman.
Hindi mo ba alam? Si Satanas ay sentensyado na. Ikaw hindi pa. Huwag kang maging kaibigan ni Satanas. Maging kaibigan mo ang Diyos. Huwag kang makipagkaibigan sa mga taong gumagawa laban sa kalooban ng Diyos. Makipagkaibigan ka sa mga taong kumikilala sa Diyos. Dahil maaayos ang buhay mo, pagpapalain ka ng Panginoon, and ang new thing ay dumarating. I want to tell you, mga anak, alam nyo ba, pag ang liwanag ay dumating sa buhay ng tao, ang dilim ay kusang nawawala. Maraming mga tatay dito nagpapatotoo. Sabi nila, dati, ang lumang buhay nila, ginagamit ang pera sa kalayawan ng mababae, nagbibisyo. Lahat ng iyan ay pinagsisihan nila. At nung pinagsisihan nila, isinuko ang buhay. Hindi alam kung paano, basta't naniwala, sumunod, naglingkod sa Panginoon. Ngayon, nagulat kami, nangangaral na sila. Huwag na tayong lumayo si Pastor Walter, presidente ng rebeldiyan. Pero ngayon, ibang klase, nung binago ng Panginoon ang puso niya, ano na ang isinisigaw niya? Huwag tayong magrebelde. Dahil ang pagrebelde, kakampi niya si Satanas. Ang kailangan natin ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, ang katiyakan ay kaligtasan. Amen po ba? Automatic ang dilim ay itinutulak ng liwanag. John chapter 1 verse 5. John chapter 1 verse 5. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Kailanman ay hindi nananalo. Kaya mga magulang, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Pag yung mga anak natin ay may nakikita tayong dilim, parang konti pa yung dilim na yan. Parang ang gusto mo, Lord, ang panalangin natin sa kanila, mapagod sila sa kanilang ginagawa sa dilim. Lord, makita nila na walang buhay sa dilim. Na habang ikaw ay nasa dilim, kakapaka-paka, hindi mo alam, hindi mo ba alam ang dilim? Ang tuturo niya ay kakapaka-paka, hindi mo alam kasan pupunta, yung palabangin na pala ang pupuntahan mo. Samantalang pag may liwanag ka, kahit na ang layo, alam mo agad na mapapahamak ka, mag-iingat ka sa pagbaba mo dahil may hagdanan diyan. Napakahalaga ng liwanag. The brighter you see the light, the faster you will run. Anak, gusto kong sabihin sa inyo, minsan, ang nagiging problema ng anak sa magulang, alam nyo ba kung ano? Ay yung pangangatwiran. Pangalawa, nangangatwiran. Pangalawa, iginigiit. Nangatwiran na, iginiit pa. Yatap. Di ba? Ganyan na yung mga term nila ngayon. Tarang yung mga kabataan na, yatap. Patay ka dyan. Iginiit mo na, nangatwiran ka na, iginiit mo pa. Para bang mas magaling ka sa nanay mo? Para bang mas magaling ka sa tatay mo? Alam mo, lagi kong sinasabi sa mga anak ko, anak, alam niyo ba yung lakad ninyo? Diyan ako gumraduate, summa cum laude pa. Kaya alam ko na ang dead end ng pupuntahan ninyo eh. Para wag ninyong maranasan ang hirap, ang sakit na pinagdanan ko, wag niyo na yung dinaanan. Itinuturo na namin sa inyo ng papa ninyo ang shortcut. Pero pag ang anak, iginiit. Ang anak, iginiit na. Ano pa yung isa? Hindi kayo nakikinig? Ipinilit na, iginiit pa, nangangatwiran pa. Ikaw na, sabihin mo sa sarili mo, ako na. Ikaw na ang maging nanay. Ikaw na ang maging tatay. Ikaw pala magaling eh. Bakit pag magluluto ng pagkain, hindi ka magaling?
Bakit pag maghuhugas ng plato, hindi ka magaling? Bakit pag magliligpit ng hinigan, hindi ka magaling? Pero pag mga tiran, ang galing mo. Hey! Ito na ang nanay pastora ninyo. Pag kumain, wow, ang sarap. Ang galing ng appreciation. Pagkatapos kumain, iniwanan ang pinagkainan. Buti pa yung langaw tumulong. Buti pa yung pusa tumulong. Yung anak ng galing mga tuwiran, iginigit. Anak, kailangan mo nang magbago. Ngayon ang panahon ng pagbabago. Minsan ang kalungkutan ng magulang, sinabihan na ang anak, anak, huwag kang pupunta sa dilim, mapapahamak ka, iginiit. Anong mangyayari sa nanay at sa tatay umiiyak sa isang tabi? Grabing kabiguan. Kaya kung nakinig ka lang, kung hindi mo sana iginiit, hindi ka sana nabuntes. Pumunta ka sa dilim, kakapakabaka, iba nakapa mo. Hindi ka sana nakabuntes. Tawa kayo dyan, mga lalaki, ha? Okay na yan. Ang mahalaga, nagsisi ka na. Huwag, pag narinig mo na ito ngayon, huwag mo nang gagawin. Alam mo bakit? Pag narinig mo ang bilin, ang salita ng Diyos, at hindi mo isinabuhay yan, ang tinanggap mo ay kapahamakan. Ang tinanggap mo ay kadustaan. This is not a curse. What I'm telling you are facts. Hello? Katotohanan ito, mga anak. Huwag niyo sabihin sa amin ang layo ng inyong pinarating. Ang layo na ang ganda ng inyong eskwelahan. Oy! Ang tunay na teacher, ang tunay na trainer, walang iba kung hindi ang inyong mga magulang. Make way for the new! Bumalik kayo sa totoo niyong trainer! At pwede ba kung 20 anyos ka na, nasa tamang edad ka na at ine-exercise mo lang yung will, huwag ka naman nagbibigay ng sakit sa magulang mo. Nakakahiya naman eh, ha? Nag-ayos ng magulang mo, ikaw hanggang ngayon, hindi ka pa rin nag-aayos. At pagkatapos, sinusumbatan mo pa rin ang magulang mo sa mga pangit na nangyari sa buhay mo. Oy! 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 Hanggang kailan nyo naman gagawin sa amin yan? Stop it! Tigilan ninyo yan. It's about time for us to make things new for ourselves. Amen po ba? Jesus came to seek and save the lost. Jesus came to heal the brokenhearted. Jesus came to save the sinners. Jesus came to give us life. When Jesus come to your life, merong ginagawa ang Panginoon, may gagawin ang Diyos sa inyo. Pag si Jesus dumating sa inyo, ikaw naligaw, makakabalik ka. Kung na wrong address ka, makakabalik ka. Kung ikaw ay sugatan, pag si Jesus ay tinanggap mo, hihilom ang lahat ng sugat mo. Kung ikaw ay naging makasalanan, patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. At ang mabuting balita, pag si Jesus ay dumating sa buhay mo, bibigyan kanya ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi ng John 10:10, I came so that they would have life and have it abundantly. Alam niya ba ang ibig sabihin ng abundantly? From full to overflowing. Uy! Uy! Anak, kupit ka ng kupit. Kasalanan niya. From full to overflowing. Alam mo ang maganda nito? Hindi ka na kumukuha sa pitaka. Nagwi-withdraw ka na lang palagi. Yung balon mo, nakaranas na ba kayo na yung balon mo eh, salok ka na lang ng salok?
Pero kapag ngayon, ang sukatan mo, yung sweldo mo pa rin, hindi ka pa sumasalok nun. Alam mo ba, ang pera ay may pakpak? Hey! Mga sumusweldo dyan. Alam niyo bang pera may pakpak? Kaso sweldo mo pa lang, lumilipad na. Bill! Bill mo ko nun. Bill mo ko niyan. Kuryente. Ano bang bill? Tama ba, kuya? Ah, si Judith pala, tama. Oh. Ang tagal mong pinagtrabahuhan, lilipad lang pala. Kinuha ni Judith. At saka si? Ah, mag-asawa pala si Bill at si Judith. Salamat, Pastor. Lumilipad ang pera. Eh, pag ang kayamanan mo ay balon, oy! Woohoo! Sumasalok ka. Pag sinasalok, hindi lilipad. Sumasalok ka na lang. Gusto niyo ba nun? Abundantly, sumasalok na lang. Hello! Sumasalok na lang. Church! Gusto ninyo ng supernatural? Ayaw niyo yata. Pag kayo hindi sumagot, hindi na sa ibang bansa na talaga lang ako mangangaral. Pakapamilyar eh. Gusto nyo ng supernatural? Gusto ninyo na ang balon ninyo ay malalim? Gusto nyo maranasan ng abundantly? Puno na, nag-overflow pa? Woohoo! Alam mo, tanungin mo si Pastor Dong. Si Pastor Dong, dating pulubi. Nangihingi ng pagkain, nangihingi ng pera, ayaw ibigay ng tao. Pero nung dumating si Jesus, woohoo! December 1994, yung supernatural, yung lugar kung saan siya namalimos, nag-preach siya sa gawain ng El Shaddai. Ang daming handa, lechong baka, lechong baboy, lechong manok, at ang topic ibinigay sa kanya ay God's love. Sa kanyang pangangaral, sabi niya, parang kailan lang nandito ako, namamalimos. Itinuro niya kung saan siya gumagapang pakyat. Itinuro niya kung saan siya namamalimos. At itinuro niya kung saan siya naliligo sa fountain. Badalang daw siyang maligo kasi pag bagong ligo siya, walang naglilimos. Alam din niya ang strategy. Marumi ka, mabaho ka, kakaawang ka, eh, pilay ka pa, di kakaawang ka. Eh, yung mga kapatid niya ang gaganda, walang gustong maglimos. Mga sindikato, mga yan. Yung malakas ang tawa doon sa likod din, nakapalimos yun. Ay, hindi siya nakaka-relate. Namasukan na agad yun, eh, pampo niyan eh. Si Pastor Dong, yung lugar kung saan siya namalimos, supernatural. Sabi niya, nung dumating si Jesus sa buhay ko, nung tinanggap ko ang pag-ibig ng Diyos, yung bagay na hinahabol ko, na hinihingi ko, na pinupulot ko, hindi ko na ngayon kailangang hingin. Bakit higit sa sapat ang pagkain isinupply ng Diyos sa buhay ko? Dalawa ang hinihingi niya, pera at pagkain. Ibinigay ng Diyos. Higit sa sapat. Kahit saan kami magpuntang bansa, ang daming pagkain. Kaya nung mga anak ko, sabi ko, Lord, ito talaga yung overflow. Yung mga anak namin sa Australia, sila na sumusuko sa pagkain. Overflow. Di pa to Diyos sa buhay ni Pastor Dong? Ito ang Diyos na pinaglilingkuran ng ating pastor. From full to overflowing. Puno na, nag-overflow pa. Walang nagmamahal, ang daming ngayong mga magulang, ang daming mga kapatid, ang daming tumutulong, ang daming sasakyan, kahit saan kami magpunta, di ba yan overflow? Hindi amin, pero parang amin. Ano lang ang ginagawa naming mag-asawa? Maglingkod sa Diyos. Maglingkod sa Diyos, magbuo ng buhay. Yan ang overflow. Gusto mo ng overflow? Pumunta ka sa source ng overflow. Pumunta ka sa source ng overflow. God provides many things in abundance.
provision, peace and security, mercy and grace. Isulat nyo na lamang sa mga verses dahil gusto kong mag-pray sa mga tao. Making way for the new. Yun sa provision, Psalms 132 verse 15. God provides many things in abundance. Yung number two, peace and security. Ang Diyos ang mag-iingat. Jeremiah 33 verse 6. Maraming beses kaming naglakbay na mag-asawa. Maraming beses na nadulas ang asawa ko. Maraming beses kaming naaksidente. Pero yung pag-iingat ng Diyos, yung buhay na inilagay niya sa amin, ang kanyang patuloy na iniligtas. Sa Jeremiah 33:6, Behold, I will bring to it health and healing, and I will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security. Sa lahat ng naglilingkod sa Panginoon, nararanasan natin to, di ba, Ate Cha? Abundance of His mercy. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. God gave us abundantly His grace. In Romans 5:17, for if by the offense of the one, death reigned through the one, much more will those who receive the abundance of grace and the gifts of righteousness reign in life through the one, Jesus Christ. Making way for the new. Making way for the new. Napakahalaga ng divine encounter. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Christ has provided a way out for us from our old life to new life. The old has passed away. Divine encounter. Pag nakilala mo, pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, anak, anak, gusto kong sabihin sa iyo, He will make a way for you. Gaano man kahirap ang sitwasyon mo, He will make a way for you. He will make a way out of your sin. Alam mo ba ang kasalanan, dadalhin ka niya doon sa lugar na ayaw mong puntahan? Pero doon ka niya dadalhin. Sin takes us where we don't want to go. Sin keeps us longer than we want to stay. Ayaw mo na, ayaw pa niya umalis. Oy! Sin costs us more than we pay. Gusto kong sabihin sa inyo, ang kasalanan, hindi parte ng katawan natin, hindi parte ng espiritu natin. It's not part of us. Pero bakit naging parte natin? Because of disobedience. Kung babalikan natin sa Genesis, dahil sa disobedience, kaya ang obedience ay napakalaking factor sa buhay ng tao. Napakahalaga ng pagsunod. Pag sa loob ng bahay, hindi ka marunong sumunod. Sa labas ng bahay, marunong kang sumunod. Ang tawag sa'yo, fake ka! Oh, hello? Andito ba kayo? Pag sa loob ng bahay, hindi mo na-exercise ang obedience. Sa labas, ina-exercise mo yan. Sala dong. Pakunwarian ang tawag dyan. It's fantasy. It's fake. It's not real. True obedience should be exercised from inside out. I want to remind you, pag ang kasalanan ay naging bahagi na ng buhay mo, alam mo ba, bibit-bitin ka na yan. Yung sigarilyo, ang liit, walang isip, walang mata, tinatawag ka. Kunin mo na ako, sabi sa'yo ng sigarilyo, ikaw ang napasunod. Ah, vape na pala ngayon. Drugs. Ayaw mo. Alam mong nakakasama. Di ba yung sigarilyo ngayon yung box? Nakakatakot. Hindi lang sa Pilipinas pala yun eh.
lahat ng bansa nakalagay sa box ng sigarilyo, yung puro mga cancerous. Nakalagay naman maliwanag, pero ba't kaya tinatangkil pa rin? Ibig sabihin, kasalanan yan. Mga liwa, adultery, alam mo naman kasalanan. Alam mo naman na hindi iyo. Oy, kasi sin is pleasurable. Who doesn't want pleasure in life? You want pleasure. Pleasure is good if you know how to use it properly. But the moment sin is pleasurable to you, you need God in your life. You need to be delivered. You need Christ. You need to encounter Jesus. Why? Because if Jesus will not come to you, sin will bring you far, 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 far and away. Sin is destructive. Sin is dangerous. Sin is destructive, dangerous, and it is deadly. Sin costs us more than we pay. A way out of the punishment that should have been ours, and even a way out of death. Only Jesus is the only way. New things has come. Amen. May bagong dumating pag dumating si Jesus sa iyo. Philippians 2:13, for it is God who is at work in you both to desire and to work for His good pleasure. Pangalawa, divine intervention. May supernatural miracle manifested in the natural, katulad ng patotoo ni Pastor Dong. Alam mo ba, one time na nandun kami mag-asawa sa Hong Kong, si Pastor Dong ay kumanta sa Hong Kong Coliseum na bless yung mga tao. Akala ko ang mga tinatapon ng mga tao ay tissue paper. Tissue paper. Hindi pala, ang inihagis ng mga tao ay puro Hong Kong dollars. Sabi sa akin ni Ma'am, pulutin ko daw. Sabi ko, pupulutin, nandito ako para mag-audit mamaya, magkakaso pa ako. Alam mo ba, pinulot nila yung pera. Pagkatapos, sabi ni Brother Mike, ibigay niyo lahat yan kay Dong. Pag-uwi namin, ang asawa ko, si Pastor Dong, naunang umuwi sa akin, sabi ko sa kanya, pa, deserving mo ang ginhawa sa pagbibiyahe. Ibilin mo na yan ang pangarap mong kotse. Pangarap ni Pastor Dong magkaroon ng box type na kotse. Ibinili niya ng box type na kotse. Supernatural. Overflow. Anak, gusto kong sabihin sa inyo, huwag niyong i-underestimate ang inyong mga magulang. Bibigyan kita ng dahilan para ka mag-question. Una, simple lang naman ang kriteriya ko sa buhay eh. Siguraduhin mong nakita mo na yung nakita ko. Tama ba, Pastor Cha? Para ikaw yung may karapatang magtanong. Pangalawa, siguraduhin mong naranasan mo na yung naranasan ko. Pangatlo, siguraduhin mong natungtungan mo na yung natungtungan ko para lahat ng tanong mo ay may sagot. Pag hindi mo pa nasasagot, hindi mo pa masasagot ang mga tanong ko na yan, tumigil ka kaya. Reklamo ka na reklamo. Karapatan ng karapatan. Hindi ka ipinapahamak ng magulang mo. Amen. At mga magulang, huwag nating ibuyo ang ating mga anak sa pagkakasala. Huwag din naman natin silang ipahamak. Kaya sila napapahamak, tayo din na may kagagawan. Magsisi din tayo. Divine intervention. Ano yung una? Divine encounter. Pangalawa, divine intervention. At ang pangatlo ay divine exchange. Sa divine exchange, wag mong laging ginagamit yung power mo, yung impluensya mo, yung kapangyarihan mo. Number one, learn to draw on Christ's power. Amen. Wala na naman nag-amen. Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Sa aming mag-asawa, nakakapagod ang aming ginagawa. Pero saan kami kumukuha ng lakas? Kay Lord. Amen. Alam mo, salamat sa lahat ng mga nagpunta ng kasama namin nag-mission. Kasi sa kwento sa akin ni Pastora Che, nung pauwi na sila, bigla nila akong naalala. Sabi nila, ang hirap pala ng buhay ni Pastora May. Kasi bitbit ko ang saklay, bitbit ko ang maleta,
May laptop pa dati. Lahat bit-bit ko, dadalawa-dalawa lang kami. Noon yon kaya ko pa yon. Ngayon, hindi na. Kaya mapalad yung mga may passport na isasama ko. Alalay, alalay, alalay. Alalay na, kakanta pa, magpipreach pa, magpapatotoo pa. Huwag kayong matatakot, ha? Magluluto pa, mamamalengke pa. Yan, marami kayong trabaho. Salamat, Attorney Byrne. Learn to draw on Christ's power. Divine exchange. Don't choose your own strength. Choose. Rather, sasabihin mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Pangalawa, divine exchange from uncontented life to have a contentment life. I've learned to be content. Ako, I've learned to be content. Pag ang asawa ko, hinanapan ko ng higit sa kanyang kayang gawin, pinapatay ko siya. Tama, mali. Rolly, pag ang asawa ko, sinabi ko sa kanya na buhatin niya ako, wala, hingal kalabaw si Pastor Dong. Alam, walang hingal. Lubog. Sa tubig, sa swimming pool. Minsan sabi ko sa kanya, pa, buhatin mo naman ako sa tubig. Nabuhat niya ako. Maya-maya sabi niya, mama, lumulubog tayo. Hanggang tubig, di pa rin mabuhat. Pero kanina, ang saya-saya ko, napapunta kami dito, may na-discover kami. Finally, na-perfect din namin. Alam mo ba, naka-wheelchair siya, lakad-lakad, huy, kaliwa niyang kamay, available. Yung kanang kamay niya, gumaganyan sa makina. Holding hands! Woo-hoo! Sabi ko sa kanya, pa, sa 30 years natin, ganito ang gagawin mo sa akin. Kaya lang, na-excite siya magmaneho, bumibilis eh. Pa, hinihingal ako ah! Hinihingal ako. Sa September, ang dami nating mga bisitang Indonesians. Sa September 18 ay 30 years wedding anniversary namin ni Pastor Dong. Pastor! I can do all this through Christ who strengthens me. Lord, salamat talaga ikaw nagpalakas. Contentment. Learn to be content. Pag-aralan paano makontento. Paano ka makukontento? Ito lang ang kaya ng pera mo. Huwag kang maghanap. Huwag mong ihambing sa kapitbahay mo. Huwag mong ihambing sa ibang pamilya. Huwag kang maghambing sa barkada mo. Huwag kang hambing ng hambing. Matuto kang makontento. Amen po ba? Naalala ko dati, sabi ni Hadassah sa kuya niya, Kuya, paano ka nakakatagal tumira sa ganitong pamilya? Mga Chinese, ibang lahi, ibang kultura. Si Jed, yung panganay namin, 12 years old, nag-aral na sa Malaysia. Alam mo, sabi ni Jed, hindi naman ako ito. Kaya ako nandito dahil sa tatay natin. Mukha ng tatay natin to. Kaya siya nagtiis. Eh, yung natirhan niya, ang gusto lagi, excellent. Pag ang grade ni Jed ay 95, Jed, you do an exam again. Music. Kailangan, mababa ang grade niya, 98. Hanggang alas 2, alas 3 na madaling araw. Repeat it again. Excellence, mastery. Anak, huwag kang pabalik-balik doon sa kinadapaan mo. Hindi, ang mali ka tuloy, minaster mo yung kung saan ka dumadapa. Huwag kang magmaster ng mali. I-master mo kung paano kang tumayo. At pag tumayo ka, dire-diretso ka na. Huwag mo nang babalikan kung saan ka dumapa. Huwag ka na rin lingon ng lingon. The oldest gun. Bye-bye. Pwede ba pag binabay mo na siya, forever na yon? Huwag mo na siyang iniisip pa, binabalikan pa. May asawa ka na, iniisip mo pa yung boyfriend mo. May asawa ka na, iniisip mo pa yung girlfriend mo. Wrong. Wrong! Huwag kung ano-anong iniisip mo. Learn to trust God. Amen! Learn to be content. Learn to trust God. My God shall supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus. And number 4, learn to listen. Ang dali magsalita. Alam mo ba, ang pinakamahirap sa lahat ay patahimik ka na magsalita. Madali magsalita, ang tagal makinig. Nak, practice this.
Sabi ng Matthew 11:15, "He who has ears to hear, let him hear." Matuto kayong makinig. Ito ang sikreto ng obedience. Gusto niyo malaman? Less talk. Makinig ka sa instruction. Huwag kang salita na salita. Makinig. At pag nakinig ka, nag-operate yung paa mo, ihakbang mo. Sumunod. Stop complaining. Start obeying. Stop complaining, start obeying. Sabihin mo sa katabi mo, stop complaining. Start obeying. Sabi ng James 1 verse 19, we should be quick to listen and slow to speak. Amen po ba? Now, how are we to respond? Praise Him. Purihin natin ang Diyos. Purihin mo ang Diyos. Alam mo ba, pag pinupuri mo ang Panginoon, sinasabi mo na God is in control. Pag pinupuri mo ang Panginoon, it moves our focus to Him. Mas masarap magpuri sa Diyos kaysa manirang puri sa kapwa. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Our confession is our possession. Gusto niyo mabago ang inyong buhay? Baguhin ang inyong pagpapahayag. Magulang, tama na yung kasabi na hindi na magbabago ang aking anak, magbabago ang iyong anak. Dalahin ninyo sila sa church, magbabago ang iyong anak. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay available para sa ating lahat. Stop making excuses. Sabi ko sa inyo kanina, stop making excuses. Tama na ang kasinungalingan. Tama na ang pagsasabi ng hindi ko kaya, hindi ko kaya. Tama na ang pagsasabi ng dahil sa Kanya, siyang may dahilan. Be responsible. Stop replaying events in your minds. Stop overthinking. It tortures you. Bakit ka ba isip ng isip? Ba't hindi mo basahin ang salita ng Diyos? Ipahayag mo ang salita ng Diyos. Mababago ang buhay mo. Stop overthinking. Avoid self-sabotage. Praise Him. Sarili mo na, winawasak mo pa. Pag humantong ka sa Kanya, nakakatakot yan. Self-sabotage, ikaw na sumisira sa sarili mo. Wala naman na rin lang akong pag-asa. Itutodo ko na. Don't do that. Your life is precious. Mahalaga, anak, ang buhay mo. Huwag mo yang wawasakin. Tinanggap ko si Jesus at the age of 21. I serve God. The Lord make my life complete. I've learned to be content. Ito ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko to pinulit kung saan sa ang kalsada. Yung pagsunod ko sa Diyos, ipinakita sa akin ng Diyos ang kahalagahan. Ipinakita sa akin ng Diyos ang resulta ng pagsunod. Ang buhay namin noon, hand to mouth lang. Ang buhay namin noon, piso lang piso, pinag-aaway namin magkakapatid. Pero nung dumating si Jesus, ang buong buhay namin ay nabago. Yung landscape, totally new. Everything is new. Everything is new. Everything is new. Make way for the new. Make way for the new. Pag nandun ka na sa bago, huwag ka nang bumalik sa luma. I repeat, pag nandun ka na sa bago, huwag ka nang bumalik sa luma. Dahil pag bumalik ka pa sa luma, kumunoy ng buhay mo yan. Nakakatakot. Ang hirap tumayo. Ang hirap bumangon. Church is the best place for you to rise up. We are more than conquerors in Christ. Tayo'y mananagumpay dahil sa Panginoon. Wala nang iba. Tinapos ni Jesus lahat ito sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, it is finished. It is done. Now, what is our part? Tayo mga Kristiyano, huwag tayong tutulog-tulog. Kaya congratulations sa lahat ng mga nag-organize ng youth at young adult event. Palakpakan natin ang Diyos.
Alam niyo ba, nung naintindihan ko ang kahalagahan ng buhay kaysa sa bagay, lahat ay binitawan ko. Nag-resign ako sa trabaho ko sa Makati, naglingkod ako sa Panginoon. Asawa ng pinsang buo ko, ang treasurer ng duty free dito sa Maine. Diyan ako noon ipinapasok. Lahat ng alok sa akin ay binitawan ko. And as I look back, walang nasayang. Bago pa nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya lahat ng bagay na kailangan ng tao. Nung nabasa ko yon, ano ang kayang ibigay ng mundo na hindi kayang ibigay ng Diyos? Hindi magic, hindi madali. Process. Pero worth it. Worth it siya. Mapalad kayo kapag ang mga magulang ninyo ay Kristiyano na at nadala na kayo sa gawain. Ako lang ang nagsimula. Madali ba? Madali ba na tanungin, totoo ba ang Diyos mo? Bakit mo binitawan ang trabaho mo? Nag-aral ka pa naman, ba't nag-asawa ka na may kapansanan? Anong ginagawa mo sa squatters area? Anong ginawa mo sa buhay mo? Anong ginawa mo sa pangarap mo? Tanong sa akin ng maraming tao. Pero every time I praise God, sinasabi sa akin ng Diyos, anak, ako may likha ng langit at lupa. Ang ibon hindi nagtatrabaho, pinakakain ko, dinaramtan ko sila. Nabubuhay sila sa kalawakan. Ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? Nung binago ng Diyos ang disposition ko sa buhay, dating rebelde, natutong sumunod, pinagpala kami. Ang saya-saya ko, excited ako. Ngayon lang ako sobrang na-excite. Magte-30 years na kami ni Pastor. Sobra ako na-excite. Alam mo, para sabi ko, Lord, palakasin mo ako. Para sa asawa ko. Dati, 3 years ago, sabi ko, pa, i-let go muna ako. Sabi ko kay Pastor, kasi isipin mo, from XL, bigla ako naging extra small. Kaya sabi ko sa kanya, maghanap ka ng mapapangasawa mo. Kasi alam ko, ang kailangan ng asawa ko, hindi kayang gawin ng mga anak, hindi kayang gawin ng nanay, hindi kayang gawin ng mga kapatid. Kaya yun ang bilin ko sa kanya. Ayaw niya naman akong pakawalan. Pinanalangin niya ako na ipinanalangin. Supernatural, bumalik ako sa XL. Di ba mo supernatural yun? Church, ang simbahan natin nabubuhay sa supernatural. Amen. At ngayon, kung naririnig mo na ang Diyos ay nangungusap sa iyo, tumayo ka sa iyong paanan. Tinatawag ko lahat ng mga kabataan, batang babae, batang lalaki, at kahit yung mga first-timers, pumunta dito sa harap. At kayo'y aking ipapanalangin. Your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Tayong lahat ay tumayo, lahat ng nasa likod. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It
It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Mga anak, taas niyo ang inyong mga kamay. Mahal kayo ng Diyos. Tinawag kayo ng Panginoon. Pastor Maristela Lika, bago kayo panalangin, gusto ko i-pray lahat ng mga nasa Facebook Live. Lord, tinataas ko sa iyo lahat ng mga nasa Facebook Live. Sino man sila, dalangin ko na maranasan nila ang nararanasan namin dito sa loob ng simbahan. Touch their lives. In the name of Jesus. Dalangin ko, Lord, ang supernatural ay kumilos din sa kanilang buhay. The God of the miraculous, Lord. Touch them in Jesus' name. Anak, tingin kay sa akin. Ito kapatid ko, bunso.